Let me be very clear on this also, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Sarili ko itong... This started even before him. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Basta ang jurisdiction, ano ko is, they do not have the jurisdiction over the case or the person. Diyan lang kami magkatalo. Hindi ko kailangan si Marcos. Hindi naman nila pwede na ginamit. At saka hindi naman, alam ko hindi yun ang intention ni Marcos. Natakot-takotin ako na arestuhin ako ng ICC. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa ICC. Unahin ko na sila muna. Ilan ba sila? Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo. Kasi hindi ninyo ito away. Wala namang jurisdiction yung pumapasok na yan. Walang basis. Ano ang otoridad nila na the authority to come in and arrest people? Wala. Para sa akin, wala. Kaya pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga putang ilang yan. Ayaw ko ma-involve si Marcos dito. Si Marcos walang pakialam sa... Gumulo siya, bahala siya. Pero ako, hindi ako papahuli ng mga gago na puti. Dadalhin ako sa ano. I am, ganito yan, I am a Filipino. The law guarantees me. Every person shall be itong clause ng Constitution, sa Bill of Rights natin, every man, every person shall be no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Not any person shall be denied the equal protection of the clause of the Constitution. Dito, bago mo ikulong ang tao, by pre, ang ginamit nila dito sa ICC, ang ginamit na inquisitorial, adversarial ang ating preliminary investigation. Kaya ka lang makakaroon ka ng you can ask for a clarificatory time. Kaya ganun pa lang, wala na, magsak na sila. Wala silang preliminary investigation pa. I am entitled to that. Ebidensya nila. Yung walang ebidensya, chismis lang po na mag-take sila dito. Putulin ko yung ulo nila. Pagaya nung... And Mr. President, to the credit of President Ferdinand Marcos Jr., nanindigan siya. Walang ayong jurisdiction sa amin. Hindi tama yung didikta niyo kung sinong arestuin namin, sinong kukulong namin, sinong usigin namin. Yun naman ang kagandahan sa kanya. Naninindigan siya dyan. In fairness to President Marcos, wala talaga silang, wala siyang pakialam dyan. Hindi naman taba na ipahid mo dito sa kanya yung kasalada na hindi niya ginawa. He was not the one who initiated it. He was not the one who
ask the ICC to come here to investigate. If ever nag-investigate sila dito. So, tsaka, you know, when you come in, sabi nga, Nerimolya, just visitors, they just must be visitors. Oras na conduct ng judicial probe yan dito, that is a sovereign function then. They can be arrested for exercising a sovereign function. Because they are not allowed. Wala ka silang basis